I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, may panibagong low pressure area na binabantayan ang PAGASA. At huli itong namataan ng ahensya sa layong 1,010 kilometers dyan po sa may silangan ng Visayas. Pero nasalbas pa ito ng Philippine Area of Responsibility pero posible raw itong pumasok ngayong gabi. At may pagkakataon din itong lumakas pa at maging isang bagyo habang nasa Philippine Sea o karagatan ng Pilipinas. Halos ganito rin ang ipinapakita ng wind map ng Weather Central. Nakapaloob ang LPA dito sa Intertropical Convergence Zone, kaya magdadala ito ng mga pag-ulan, lalong-lalo na dito sa may silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Dagdag pa ng PAGASA, makakaranas din ng makulimlim na kalangitan na may mahina hanggang katamtamang pag-ulan ang Metro Manila, Ilocos Region, mga rehiyon ng Cordillera, dyan po sa Eastern Visayas, Mindanao, kasama ang Cagayan Valley, pati na rin ang mga probinsya ng Zambales, Bataan, Cavite at Batangas. At sa datos naman ng Weather Central, magiging mas makulimlim sa kanlurang bahagi ng Luzon bukas pero mahinang ulan lang po ang inaasahan. At magiging bahagyang maulap din dito sa Metro Manila bukas at may posibilidad pa rin ng mabuong thunderstorm kaya po nung naranasan natin kanina na kung saan magkakaroon ng mga biglaang pagkulog at pagkilat na pwede pong magdulot ng matitinding pag-ulan lalong-lalong pagdating ng hapon hanggang gabi. Hindi pa po yan epekto nung LPA na ating nabanggit kanina. At sa Visayas, maulap na kalangitan at mahihinang pag-ulan din ang maranasan, lalong-lalo na dito sa may western section, habang ang eastern section naman ay mas malaki ang tsansa ng pag-ulan. At mahihinang pag-ulan din ang inaasahan sa malaking bahagi ng Mindanao, liban na lamang po dyan sa silangang bahagi na apektado pa rin ng ITCC at yung nakapaloob na low pressure area. At yan ang ating ulat panahon. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News.